Hello po, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. Ngayong araw, magbibigay tayo ng mga sikreto ng ating English opening kung saan itong opening na to, simula pagkabata pa lang, ginagamit ko na to. Hanggang ngayon po, ginagamit ko kung nanonood kayo ng ating live stream o kaya ng mga iba pang videos, ay napaka-effective ho nito, especially sa lower rated opponents. No? So itong English opening na ituturo ko ay hindi ho tayo mag-focus sa mga linya kung hindi sa mga ideas at mga setup na maganda dito sa English opening na magandang panglaban sa King's Indian Defense, okay? So ngayon pupunta tayo sa laro natin. Ang kalabang ko ho dito ay si Kaulule Siamekela ng Zambia at ito po ay nilaro namin sa 43rd World Chess Olympiad 2018 sa Batumi, Georgia. So ito po ay ang aking super clutch sa Olympiad kasi although lower rated, makikita natin yung rating niya 2160 lang, no? Yung laban ho namin dito ay natablahan na ho ng tatlong beses ang Pilipinas dito. So, apatan ho ang Olympiad at meron na ho tatlong tabla. Ako na lang ho yung natitira. At buti na lang na ipanalo ko. Kung hindi ho, ay grabe ho talaga ang bash na buti namin sa Facebook, no? Kasi ganun naman ho talaga pag natatalo, binabash. Pag nananalo, sinusupport, di ba? So, okay, ngayon, punta tayo sa ating laro. Nag-start siya with C4. Okay, take note po ah. Ay napaka-importante ho itong setup na ito. Mabubuo nyo kapag ang kalaban ay nag-fianchetto. Okay? Kasi mahirap ho mabuo itong setup na ito pag iba ho yung tinira ng kalaban eh. Okay, so C5, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, and then dito nag-E3 ako. Yan. So, normally ang ginagawa ko ho is knight c3 lang. Pero pagka knight c6 kasi e3, ang iniiwasan ko baka tumira siya ng ganitong linya, no? Bishop takes e3. Meron hong ganitong linya. Although okay naman ho ito sa white. Ay pagka d takes e3, slight advantage ho ang bigay ng engine. Pero ayoko hong pasukin to, no? Gusto ko dun tayo dun sa bread and butter ko kung saan simula pagkabata ko nilalaro ko na talaga. So dito ginawa ko is E3 muna para play safe kasi Olympian to. Grabe talaga yung pressure na nandito, no. So knight C6, knight E2 at dito nag H5 siya. Okay? So kaya hindi ho tayo nag-aaral ng mga linya ay kasi usually lalo na sa mga lower rated yung mga 2200 below. Ano ho yan, hindi ho sila masyado naglilinya. Kita nyo naman yung tira dito, nag-H5. Diba? At wala ho talaga yan sa linya ko. No? Pero kapag nag-H5, ang isa sa mga main moves ko is H4. Tatapatan ko na kagad yan. Kasi pag halimbawa nag-knight C3 ka lang dyan, H4, castling, meron siyang mga bluff dito. Eh. Pero usually ho talaga hindi ho gumagana yan. Kasi grabe naman, atake, rook pa lang, no? Kumbaga, ito lang ang pang-atake mo, hindi mo talaga makakamate yan. Pero dito sa Olympiad, at sa iba pang mga bagay, no? Ang motto natin, better safe than sorry talaga. Kasi baka bigla ka machamba nung atake niyan, mamate ka, sorry ka na lang, di ba? Lalo na Olympiad, kailangan mo talaga mag-double ingat kasi ito ho ay team game, no? So pag halimbawa, tumingin ka sa kakampi mo, nakita mo, ay, losing na. Di ba? Hindi lang ho yung laro mo maapektuhan, pati laro ng mga kakampi mo maapektuhan. Imbis na medyo solid-solid lang sila, medyo kailangan na ho silang magpilit, no? Tsaka minsan nakaka-demoralize ho yun. Pag natatalo na ho, nakikita mo yung kakampi mo, natatalo na. Talaga, madedemoralize ka. Imbis na pag nakita mo yung kakampi mong winning, di ba? Nakaginaganahan ka maglaro ngayon, no? So, pagka H5, play safe tayo, H4 lang. Para wala hong magulo. So, knight H6, tuloy ang bakbakan. Knight BC3, so ito ho yung setup na kailangan nyong i-take note. Yung ganitong setup ko. Ayan. So, take note natin yung knight. Imbis na sa F3 natin dine-develop sa E2. Para i-keep natin yung bishop nakabukas. Okay? So, D6, D3, Bishop D7, and then A3, Knight F5, Rook B1. Okay? So, ang idea, again, A3 and then B4 para bubukas tong rook, yung open file ng rook. Tapos,
At the same time, bukas yung diagonal ng bishop. Grabe ho talaga yung pressure na abutin ng b7 pawn, at usually ho yung pawn na yan ay bumabaksak. At pagkabaksak niyan, unti-unti na lang natin sa endgame, no? So dito, nag a5 siya. Stop niya muna yung b4 threats natin. Bishop d2. Rook b8. And then queen c2. Ayan. So take note, 12 moves in na tayo, pero hindi pa rin ho ako nakakasling, no? Kasi bakit hindi ako nakakasling? Kasi hindi rin ho siya nakakasling. So, ang iniingatan ko ho is, kapag nagkasling ako kagad, baka mamblop siya with g5. Ayan. So, para h takes g5, h4. So, ayan ho talaga yung mga blop na yan. Usually nga, hindi nga ho gumagana. Pero, di ba, better safe than sorry. Kaysa naman, ma-atake ako bigla. Hindi ko na lang muna ikakasling. Diyan muna sa gitna yan, at least yan. Safe na safe ho yan dyan sa gitna. Kasi, napaka-solid ng position natin dyan, eh, no? So, okay. Ituloy natin, rook b8, queen c2. And then, dito nag-knight a7 siya. Which is an inaccuracy. Siguro, pinipilit niya ho talaga mag-b5. Kasi, naka-ready na rin ho ako mag-b4, no? So, dito, natirahan ko ho tuloy ng b4. Ayan. At nawala ho kasi yung knight sa c6. So, biglang naging helping pa ho. So, alimbawa, kung ibabalik natin, kung nag-castling lang siya, of course, mag-castling lang din ako. And then, pagka b6, ang idea lang ho natin talaga is to push this pawn, b4 lang kagad. So, knight b5, para pwede na tayo mag-b4. And then, alimbawa natin, pag nag-e6, ito lang ho talaga idea. Pagka b4 niyan, usually nangyari, take-take. Tapos, pagka capture-capture, ayan, makakapalitan dyan, makakaroon ho ng weak pawn sa b4, ay sa b6, o kaya sa b7, depende ho kung saan napunta yung pawn, and then, pipila-pilahan yan. Kaya usually yan, bumabaksak. At pag bumaksak yan, gagapangin na natin sa endgame, no? So, tuloy natin dun sa nangyari, knight a7, and then dito, nag b4 ako, ayun na nga. So, capture, knight c6, bumalik siya, and then, capture, knight d5. So, take note, hindi pa rin ako nagkakasling hangkat hindi ho siya nagko-commit sa kingside, hindi rin ho ako magko-commit para parehas lang kami, no? Hindi niya ho ako mablablaf with g5 kasi yung rook ko nakaabang na ho dyan. At, better safe than sorry, as per usual. So, nagkasling siya, and then ngayon nagkasling na ako. Ngayon, makikita natin ano hong advantage nung ginawa natin queenside expansion. Yung a3, b4 natin, nagkaroon na ho kaagad ng weakness dito sa b7, yung black. At ayan ho, napakadaling target niyan. Napakasimple na yung mga ideas natin. Pwedeng rook b3, tapos rook b1. Matatarget na ho itong b7. At usually ho, bumabaksak po talaga yan. So dito, nag-knight d6. And then ako, bishop c3 lang. In-stop ko lang tong strong bishop. At, halimbawa, nag-capture, pwede natin i-simpling evaluation lang ng position. Napakalakas ng bishop ko, napakalakas ng open file ko ng rook, meron siyang weakness sa b7. Tapos dito, kukompare natin yung bishop niya sa bishop ko, di ba? Napakalakas nitong bishop ko. Ito, medyo, hindi ko alam kung saan pupunta yan. Pero, you know, ganun hong mag-evaluate ang mga master. Ha? Kaya meron hong advantage dito yung puti. Hindi ko lang alam kung slight advantage lang, pero mukhang mas malaki pa ho talaga. So dito ang ginawa is bishop h6. Pero dapat ho ang suggestion ko, pinalit niya na lang eh. Kasi anong nangyari, pagka bishop h6, tinirahan ko tuloy ng bishop a1. Ayan, with the idea of queen b2 or queen c3, tapos mate na kagad doon, no? So nag-knight e8 siya, depensa, para pagka queen b2, meron bishop g7. Ayan, pagka queen b2, nag-bishop g7 tuloy. So, dapat instead of queen b2, ang tinira ko ho is d4. Ayan, kasi kung i-compare natin mga pyesa niya, wala hong coordination yung pyesa niya dito. Tapos, yung mga bishop ko, ang lakas na. Yung bishop ko dito, ang lakas na.
yung rook ko rin po open, nasa open file. So laki na ho talaga ng advantage dito. Almost decisive na binibigay ng engine dito. So halimbawa, ituloy natin yung mga, yung variation, no. Pagka capture, capture at ng knight f6 dito, meron na hong napakalakas na rook fd1. So once again, compare and contrast lang po. Ang simpleng evaluation ng position, ang lakas, lakas ng dalawang rook sa open file, yung bishop rumaragasa sa mga diagonal, tapos yung knight ko sa gitna, di ba, ang lakas. Sa kanya po, parang yung mga pyesa niya, walang patutunguhan. At ibig sabihin dito, lamang na lamang na ho talaga yung white. So halimbawa, nag knight takes d5, meron hong napakalakas na bishop takes d5 with the threat of queen takes g6. Siyempre, nakapintong pawn eh. Pawn sa f7. Tapos, pag dinepensahan with king h7, pwede nang simplihan ng bishop takes c6. Pagka-capture, may knight takes c6 for ubos. Agad ang itim. So, yan ho, hindi ko nakita. Kasi, ang ginawa ko, parang medyo binady ko pa ho. No? Napafocus ako dito sa idea na mate. So, kung dinifor ko lang kagad, tapos ho kagad ang boxing. Medyo tulog siya doon, sigurado. Masa pagka queen b2, nag bishop g7, ako ho kasi isang endgame player, kaya queen b6. At na-trade ko po papuntang endgame. Okay, so capture, capture. And then pagka e6 dito, capture, capture. Knight b6, knight c7, and then d4. So dito pa rin ho, malaki pa rin ho ang lamang ng puti, no? At kung i-compare and contrast ulit natin ng mga pyesa, open file, ang lakas ng knight, ang lakas ng bishop, expected ko dito talaga magko-collapse na yung posisyon niya. Kasi ay ang lakas na ho, kanina pa ho ako advantage, no? Makikita natin sa ina-analyze natin. Kaso ho, ang nangyari kasi dito is malaki na ho talaga yung pressure sa akin dito. Kasi nakikita ko yung laro ng mga teammates ko. Alam ko by this point, yung board to namin, si Grandmaster John Paul Gomez, natablahan na ho ng mas mababa rating. Lahat naman ho nung kalaban namin dito, mas mababa rating. So, ang board 1 ho namin, si Grandmaster Ino Sadora, 2500. Ang board 1 ho nila, 2300 lang. So, ina-expect ho talaga namin. Medyo gugulpihin talaga namin tong Team Zambia na to, no? Pero hindi ho ganun yung nangyari, no? Napapansin ko, natablahan na si John Paul Gomez. Tapos yung board 4 namin, medyo na-exchange na lahat ng pyesa. Yung board 1 namin, medyo tumatagilid. So medyo nanlalaki na yung mata ko. Medyo pag tumitingin ako dun, tagilid yung board 1. Tapos napapatingin ako sa katabi ko si I.M. Harry. Nag-ano na kami, medyo namrumroblema na kami, no? Kasi tagilid nga board 1, sa nasa amin ngayon ang pressure, must win na po talaga kaming dalawa dito, no. So no, nag d4, once again mali ho na naman pala yan. Dapat pala is knight c3. With the simple idea of knight e4 lang, babaksak na tong c5 pawn. So pagka bishop e8 dito, yun na nga, knight e4. Ang hirap na ho depensahan. So pagka capture, capture, rook c3, knight takes b7, evaluate ulit ng position, ang lakas ng bishop, ang lakas ng rook ito, hindi makalabas, talo na ho talaga. Okay? So, ibalik natin. Hindi ko talaga alam paano tumagal to ng ganitong yung laban na to eh. So, pagka d4, capture, capture, bishop e8, rook fd1, rook d6, rook ab1, knight a5, knight c3, and then dito nag f5. So kasi ang threat ng knight c3 napakalakas, no? Ito lang. Knight e4 tapos pwedeng knight c5, pwedeng knight f6, pwedeng c5 tapos knight d6. Grabe ho talaga. Sobrang panalo na ho talaga tong posisyon na to. Kahit ngayon tinitingnan ko. So pagka f5, grabe, nagtataka ko bakit wala pa hong direct win kung saan makakalamang ako ng material, no? Kasi kung titingnan natin, ang lakas na nung knight, yung rook nasa open file na, yung bishop diagonally na, tapos itong knight, parang sagad-sagad na ho talaga yung activity ng mga pyesa ko. Yung mga pyesa niya, ayan, no, puro pakalat-kalat, ang papangat na posisyon, no. Pero once again, kahit mababa ho rating ng kalaban namin, 2160, kailangan we have to keep in mind na
ito pa rin ho ang mga best players ng Zambia, ng bansang Zambia. At hindi naman ho yun magpapadala ng mga pipitsugin lang, no, kung sino-sino lang. Ito yung pinadala na best players, kaya ang hirap pa rin ho talunin. So dito, since maximum activity na yung mga pyesa ko, Brinake throw ko na with D5. Ayan. Pero yung pala, hindi pa pala yan ang maximum. So mali ho pala yung D5. Dapat pala ang ginawa ko is Knight E2 lang. Ayan. So pag with the idea of Knight F4, pressure lang ulit. Tapos atake lang dito sa mga weak pawns. And usually, saka mako-collapse na yung posisyon. Bibigay na ho talaga yan. Dapat. So tuloy natin yung mali yan. Pagka Bishop C6, Knight F4 pa rin. Ayan. So pressure lang dito sa dalawang weakness. So pagka capture, King F7, pwedeng Rook B2 lang. Ayan ho ang suggestion ng engine. With the idea of Rook A1, aatakihin tong Knight sa A5. So pagka Rook FD8, Rook A1, Knight C6, D5, capture, C takes D5, Knight E7, at dito mako-collapse na pagka Knight C4, collapse ka agad ang posisyon ng itim. So pagka Rook A6, capture, so force mag Knight takes A6, kasi bawal yung B takes A6, meron D6, mapo-fork. Ayan. So pagka Knight takes A6, pagka D6 dyan, Knight C6, check, collapse ang posisyon. Mabibitin na ho lahat ng pyesa. So, pero medyo malalim pa rin ho talaga, no? At hindi ko ho ini-expect na tatagal ng ganito yung laban. Kasi 2100 nga, tapos grabe, out of the opening, dominating kagad yung posisyon ko, no? So pagka D5, E takes D5, C takes D5, Bishop F7, Rook B2. With the idea of Rook A1, kukulungin yung Knight sa A5. So parang panalo na ho talaga dapat. Pero nakikita niya ho lahat ng mga only moves, no? So pagka Rook B2, ang only move na naman dyan is Knight A8. Ayan. So para matanggal tong strong knight ko dito, pagka capture, at least mahirap kulungin na tong knight sa A5. So nag Rook A1 dito, Rook DD8, at dito ho naalala ko ano na, ako na lang ho yung natitirang player, no? Si GM Ino po ay medyo tumagilid pero nakadraw. Tapos si IM Harry natablahan din po. Kasi ano eh, yung kalaban ni Ayamari, grabe, poor exchange lang din ang ginawa, no? Usually ganyan talaga pag kalaban mo lower rated ay i-exchange nila ng i-exchange yung pyesa, tapos nangangarap makadraw kasi ubus na pyesa. At yun na nga ho nangyari, naipalit yung lahat ng pyesa dun sa laban ni GM John Paul, natabla. Napalit yung pyesa lahat sa laban ni Ayamari, natabla din. Ito na ho, last game na ho ako. Ako na lang ang natitirang chance ng Pilipinas para manalo. Kaso, buti na lang naipanalo ko, no? So, pagka Rook B5 dito, ay medyo inaccurate. Dapat, ang tinira ko dito is Rook B4. Ayan, pressure lang muna. Maintain lang yung knight dito na kulong. So, halimbawa pa, King G7, Knight B5, at least kulong pa rin tong knight. Meron pa rin slight advantage yung white dito. Pero hindi na ho ganun kalaki, no? Kasi medyo na uubos na nga yung pyesa, napapalit-palit na. Mas malapit-lapit na ho siya sa tabla. So, pero kunyari, nag-blunder ka dito with Bishop takes D5, merong fork. So, ubos ka pa rin. Okay? So, pagka Knight C6 dito, kasi pwedeng capture, tapos pagka Rook B1 lang, naka-fork pa rin yan. At babaksak yung Bishop, no? So ibalik natin, pagka bawal kasi pala tong Bishop takes kagad, pagka Rook D5, merong Knight C7, tapos Knight C6 capture, merong check. Pag King G2, Knight takes B4, iyak ang Team Philippines, natablahan na naman. Grabe na naman ang bash ang abutin namin sa Facebook niya, no? Kasi pag natatalo ho talaga kami, meron ho doon, natalo kami ng back-to-back, no? Grabe ho talaga yung bash nung inabot namin. Kasi ang Team Philippines po dito sa Olympia na to, tatlo ho yung first-timer. Kasama ho ako doon, first-timer. Tapos si IM Harry at saka si
FM Turquesa, puro first timer ho kami. So sinasabi, bakit pa yung pinakadala, ganyan, ganyan. Pero syempre, kami pinadala kasi kami yung nakapasok, no, sa eliminations. So ibalik natin. Ang tinira ko dito is Rook B5. And then dito, nag Knight C4. Ayan. Naalala ko, grabe na yung kaba ko dito. Yung pagka Rook B5 ko, alam ko ho, nakita ko, walang panalo yung Rook B5 eh. At naalala ko ho dyan, ang nanonood sa akin dyan, si I.M. Hari, nakatayo lang siya dun sa gilid-gilid. Hindi ko nga alam paano siya nakapasok. No? Kasi pag natapos ho yung laro mo dito, papalabasin ka ho kagad nung arbiter. Pero siya, alam mo na mga Pinoy, medyo nakataka siguro, nanonood. At moral support, buti, thank you sa moral support, I.M. Hari. No? So dito, pagka Rook takes A8, ito ho kasi nakita ko linya, pagka Rook takes A8, Rook takes B7, meron hong Rook A3. Ayan ho yung linya na tatapos sa pangarap ng Pilipinas, no, yung team namin tapos ang pangarap ng team namin. Pag nakita tong Rook A3. Kasi ang analysis ko ho diyan, pagka Knight E2 dito, so syempre persada igalaw yung knight mo, no? Inatake. Rook A1 check. Take note, bawal Bishop F1, merong Knight E2, ubos agad. So persado King H2. Merong Rook A2. Ayan, mapo-fork. Ay, matutuhog yung knight at saka pawn. So, halimbawa, nag-knight F4 ka, medyo tagilid ka pa, Rook takes F2. Ewan ko, kung may papanalo ka yan, medyo tagilid yan. Grabe na yung kabakaba ko dyan pag nangyari yan sa board. Baka maipatalo ko pa yung Team Philippines. So, dito naman, pagka Bishop F3, ito yung linya na nakita ko, naalala ko sa Olympiad to eh. Pagka Knight E5, King G2, matatalo pa, sabi ko. Ayan ho yung analysis ko dyan. Capture, tapos fork. Ayan. Talo pa. Pag pilit ka ng pilit, talaga yan ho nangyari. Pero of course, meron palang Rook B8 check. King G7 capture, check. Tapos pagka King E2, ay King E3. Medyo equal pa rin yan, pero baka mapilit ko yan. No? Ipipilit ko talaga yan hanggang dulo ng ano yan. Bago ko itatabla yan. Kasi ano yan eh. Pag natabla ho to, matatablahan ho kami ng lower rated, iyakan ho kami. So, buti na lang ho, hindi ho nakita yan. Kasi yan ho talaga naalala ko, pagka Rook A3, ang ititira ko first is, ito ho yung analysis ko, Knight B1, tapos pagka Rook A1 dito, okay, nakapin. So, persado, King H2, iiwas sa pin. Pagka Rook A2 dito, atakado yung pawn sa F2, hindi ko madidepensahan. Paano ko didepensahan yan? So, pag nag-F4 ka dyan, meron simple kain lang, ubus ka pa, di ba? So, persado ka ho, babalik King G1, at magro-rook A1 siya, iyak. Iyak kami lahat. So, ito, naalala ko, nakita ko ho kasi ito sa over the board sa analysis ko. Medyo tinitingnan ko si IMRI, medyo malungkot-lungkot ako dito, no? Pagka rook B5 ko, nag-knight C4. Sabi ko, isugal ko na, persado na, wala nang magawa eh. Rook B7, buti dito, ang tinira is Rook D8. Kasi panic time na ho kami, pares na ho kami 30 seconds dito. At ang time control po sa Olympiad, 1.5 hours per player, tapos additional 30 seconds per move. So pag bawat tira namin, meron kami 30 seconds na additional increment. Pero pag umabot ka na ng 40 moves, ay bibigyan ka ng extra 30 minutes para sa the rest of the game, no? Para tapusin yung laro. So dito, pagka Rook B4, Knight D6, Knight E2, and then Knight E4, ito ho, move 39. So dito ho, move 40 na ho. Next move ko, move 40, magkakaroon na ho kami ng extra 30 minutes. So naalala ko dito sa game na, sa posisyon na naman na to, hindi ko na ho alam kung ano ititira ko kasi dalawa ho ang main move ng puti dito. Pwede Knight F4 para depensa lang sa D5. So pagka Knight F4, Bishop takes D5, may Rook D4, di ba? Okay. Knight F4 para depensa lang sa D5 or Bishop takes E4. Yan, yung dalawang ho yan, hindi ko ho may decide kasi 30 seconds, nakikita ko yung oras, mababa, no? 30, 20, 10, 9. Pababa ng pababa yun, parang countdown yun. Grabe yung kaba ko talaga dyan. Yung kamay ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kung sa knight ba ititira ko, o yung bishop. Buti na lang, ito ko talaga 50-50% chance
Buti na lang naitira ko, naalala ko mga less than 10 seconds, baka 3 seconds or 2 seconds pa nga. Basta less than 10 seconds yun, definitely. Bishop takes e4 yung naitira ko, buti na lang. Kung knight f4, huwi naitira ko dito. So, sobrang hirap pa rin nung laban, no? Although, 1 pawn up. So, syempre, atras siya, knight d6. Parehas na ho kaming may 30 minutes para mag-iset. Magpipit-pitan pa ho. Pero, makita natin, tigatlong pawn dito. Napakahirap pa to i-convert, no? Kasi, kukunti na lang yung pyesa. Although, 1 pawn up yan. Pero, siguro naman, mako-convert ko na yan. Kalaban ko, 2100. Pero, mahirap talaga yan. Mahirap yan. 50-50 yan. Paiyakan muna bago ma-convert. So, buti na lang. Ibalik natin. Ang tinira ko po ay... Oops. Balik natin. Ang tinira ko po dito is bishop takes c4. Ayan. So, pagka bishop takes c4 ko, definitely tayo ako. Punta ako CR. Medyo nag-relax-relax muna ako. Nakahinga ako ng konti. Hilamos konti. Buti nga, naitira ko yan. Grabe, naalala ko hanggang ngayon. Pressure talaga yan. F takes e4, knight f4, rook e8. So, syempre, balik natin. Take note ulit, bawal kainin kasi may rook d4, no? At mapipin na yung rook, ubos. So, persado, rook e8, depensa. And then, merong king f1. Napakasimple. Diyan ako mauubot, mabibitin tong pawn sa e4. Buti kinain ko yung knight sa e4, no? Nabitin yung pawn sa e4, madaling pitasin, ubos. So, pagka king g7, king e2, king f6, king e3, and then pagka king f5, rook b7, so inatake yung bishop. Take note, bawal i-atras, kasi pag inatras mo yan, may rook g7. Bitin lahat ng pawn, ubos ang pawn, makukuha ng rook. So, na-force king f6, wala na, king d4, talo kagad. Kasi ito ho, napakadali na ho itong pitasin, katabi lang ng king eh, no? Siguro, kahit simpleng rook b6 lang, tapos knight e6, ano na kagad yan? Pitas kagad yung pawn sa e4. So, dito ang ginawa, rook a8, king e4, rook a4 check, king e3. Dito, medyo kumpiyansa na ako na may papanalo ko ito, no? Kasi 2 pawns up na eh. Pero grabe pa rin pag-iingat. Rook a3, king d4, rook a2, so threatening f2, knight d3 lang, depensa lang muna. Pagka rook d2, d6, bishop e6, d7, okay, persado, king e7, king e3, rook d1, at dito naalala ko yung last tricks niya, kasi dito, as I said, grabe talaga yung pressure, must win na ho talaga ako dito. Ang isang idea dito na naalala ko, iniisip ko, is knight e5. Akala ko ho dyan, panalo na. No? So, ang daming threat. Merong knight takes g6, knight c6 check, tapos d8, di ba? So, ang daming yung threat niyan. Yung pala, meron pa rin siyang king f6. Tapos, pagka f4, simpleng bishop f5 lang, wala pa hong direct win ako nakikita. No? So, medyo na-stop ball tong pawn sa d7, tapos ang hirap hong i-d8. Hindi ko po kung ma-queen. So, baka magkaroon pa ho siya ng last chance niya dyan. At, buti na lang ho, ibalik natin. Dino double check, triple check ho. Kahit alam ko, malapit na ako manalo. Double check, triple check. Yan ho talaga ang isa sa magandang lesson dyan. Kapag mas malapit ka na manalo, mas lalo ka mag-ingat. Kasi yan yung mga last ball, matamaan ka nung swindle. Diyan, bigla matatablahan ka pa, no? So, dito, nag-knight c5, very precise. Yan. Game over kagad ng position. Kasi ang idea ho niyan, so unang-una may threat po ako na, limbawa, nag-rook d5 lang, meron akong threat na check. Pa-capture, bitin ng bishop, ubos. So, dito, persado siguro is mag-rook d6. Or kahit anong hong itira, same lang ho. Meron ho kasi ako rook b8, and then, of course, ang threat natin, rook e8, tapos queen, di ba? Check. So, persado capture rin. At pagka rook b7 dito, game over kagad, no? Simpleng ipapalit ko na lang yan. So, pagka palit. King f4, talo na po sa king and pawn endgame. Napakadali na kong i-calculate yan. So, capture, and then pagka king h6, king f6, ganyan lang. And then, tapos ang boxing.
Okay. So, balik natin. Dito, ang ginawa niya is rook e1 check, king f4, bishop f5, rook b8, and then once again, napunta rin dun sa ending nga na gusto natin. Pagka rook b7, so syempre, pagka rook d1 dyan, palit-palit, tapos king g5. Okay. Talo ka agad. So, dito, nag-king d6, knight takes d7, umaasa pa, no? Rook e7, king g5, and then pagka rook f7 ko, ay pagka rook f7 niya, nag-resign na rin kasi ang dami ko ng pyesa, masyado ng marami, no? Sumuko na rin siya. So, ito po yung super clutch sa Olympiad, na kung saan sa Olympiad ho kasi apatan ho yan. Pag natalo ka ho, hindi lang ho ikaw yung malungkot. Of course, syempre yung buong bansa, malungkot din. Tapos marami pang bashers. Tapos makikita nyo ho talaga yung team mo, grabe, wala ho masaya kahit napanalo ho nila. Tapos natalo yung team, malungkot pa rin kasi team event ho to, hindi naman ano to eh. Yun ho. And hopefully, meron kayo natutunan sa ating video. At may nakuha kayong mga tips and tricks sa ating English opening, no? So, ibalik lang natin. Saan ba? Dito. Once again, mabuo nyo tong setup na to. Very, very effective po. Especially against yung mga nag-fianchet itong ganyan. Yung King's Indian setup, very effective. Ganyan lang po ang setup. So, knight c3, knight e2, bishop g2, and then continue with a3, rook b1, b4. Napaka-effective ho. Itong rook, lalakas. Itong bishop, lalakas. Nakita nyo naman dito sa laro natin, after, out of the opening pa lang, under pressure na kagad yung kalabang ko. Pero iba lang ho rin talaga yung pressure sa Olympiad. Kaya siguro hindi ko rin na-convert, no? At yun po. Pero take note pala, ito lang ho yung isa sa game ko na very clutch, kasi ang usually na scorer ho namin doon sa Olympiad na yun ay si Grandmaster Ino, yung board 1 ho namin, at si IM Harry, yung board 4 namin. Yun ho talaga yung scoring machine, no? So yun ho inasa namin, kaming nasa 2 and 3 at saka si FM Turquesa, kami ho yung mga hold lang po, antay ho namin yung 1 and 4 manalo. Kaso dito lang sa game na to talaga, hindi ho nila naipanalo, natablahan ho sila, buti na lang na-clutch ko. Although, mababa rin kasi rating, kaya, of course, dapat tinalo ko rin talaga yan. So, yun lang po. And, I hope may natutunan kayo sa video natin. And, see you again next video. Bye-bye!